welcome back to my YouTube channel. At ngayon nga ay magpapaturo tayo kung paano gawin yung bibingka. So ayan guys, bali yung bibingka is yung native delif kasi dito sa amin, sa province ng Cagayan, wherein ang ginagamit is yung malagkit. So ang I think ready na yung ating mga ingredients. Ayan, so bali ang ingredients natin is yung malagkit. This one, bali giniling na siya guys. Ayan, and then meron tayong sugar, meron tayong coconut milk, ayan. So yung buko lang yan guys, tapos vanilla, and then meron tayong, ayan, coconut milk or yung gata. Okay, so guys, we're ready na. So ang ginagawa nila is yung hinahalo na yung coconut meat into yung rice na malagkit natin. Ayan. So, ayan. So, dito pala guys, kailangan lang natin is, yung gagawin nila ngayon is, I think, 2 ganta of malagkit. Yun yung pinagiling natin. Then, yung ating coconut meat is 2 buko lang siya na buo. And then, next step would be the adding of sugar. So, ayan. Brown sugar lang yung kailangan natin. Ayan. So, kailangan natin dito ng like 1 kilo or 2 kilos ng brown sugar. 2. Pero, 1 kilo muna yung nalalagay natin. And then ngayon, the next step would be the adding of coconut milk. So, ayan. Bali, hinahalo na. Fresh yung coconut milk natin, guys. Ayan, in-extract lang natin siya kanina. So, ayan. Bali, hinay-hinay lang yung paghalo. Gradually, yan. Pinupour natin yung ating... Guys, kung naka-visit na kayo or in some other places kasi or provinces, ang ginagawa niyo talaga nila for bibingka is ito, malagkit. Meron kasi tayong kanya-kanyang variation ng paggawa ng bibingka, like yung pag nasa metro ka or south, yung bibingka is iba yung definition nila ng bibingka, iba yung pamamaraan nila. Pero dito sa amin, we use malagkit to cook our bibingka. So ayan. So bali marami-rami to guys kasi mga 2, like 5 kilos to eh. 2 ganta. So ayan. Gradually, hahaluin natin siya. And then, manually natin siya ginagamit since wala naman tayong mixer. But I think wala pa naman ako nakikitang gumagamit ng mixer into dito pag ganun. Pero siguro mas maganda yung magiging outcome pag mixer yung ginamit natin. But since nandito tayo sa probinsya at ito naman yung traditional way nila, and then ito na rin yung gagayahin natin. So ayan. So ayan, bali na-pour na natin lahat ng ating coconut milk. So hahaluin pa natin siya. Be careful lang guys ha, kung ipo-pour natin yung ating coconut milk. Not to over or not to use alin mo yung sobra na coconut kasi magiging pa na siya basa. And then, ito pala, ina-add na natin yung ating vanilla. So, ayan. Just to add flavor to the bibingka. Ayan. So, ayan. And then, yung iba guys, is gumagamit naman ng peanut.
Pilipinas. Tinuro na isang kilo. Ato lang. So, ganyan guys, minimix pa rin natin. Mag-a-add tayo ng additional half of sugar, brown sugar. Kasi medyo matabang. So, ayan. Gradually ulit yung pag-add. Tapos, gaya lang masabi ko kanina guys, yung iba is gumagamit pa sila ng peanut, crushed peanut, para mas masarap yung ating bibingka. Or just to add, you know, some flavor and yun, sa bibingka. And then yung iba naman, as we are talking earlier, gumagamit sila ng royal. Oo, pero it's your option na rin kung gusto mong gumamit ng royal since yun kasi is parang maganda rin as tenderizer nung ating malakit. Pero since merong konting, konting asim daw na napro-produce, pero siguro nasa taste buds muna yun. Pero ako personally, no, mas gusto ko yon yung merong royal. Kasi nagpapalambot rin yon ng ating malagkit. So, bali minimix natin siya, guys. As you can see, meron pa siyang mga lumps. Yung lumps is yung parang mga buo-buo. Dapat, if possible, wala na siyang ganun. So, ayun, manually natin siya minimix. Ayan. Nag-add tayo ng additional water. Ayan. Para at least maging pan siya. Yung consistency ng butter is maganda. Yung butter is ito, not the butter literally, pero ito yung ginagawa natin. We call it butter to seal. Ayan. So, dapat yung consistency niya is maganda. Ayan. Mix pa natin siya. Though na-mix naman na siya, guys, na maigi, ang nakikita nyo ngayon na mga lumps is yung mga bukumi. Wow! Ang bango na siya, guys. I can smell the vanilla na in it. Sobrang bango. So, bali, halo lang siya ng halo. Ayan. Nakakapagod. Dapat yung igidanom na. Ata. Ayan, dapat wala siyang water or hindi siya watery. Mm. And then, the way na lutuin mo to guys, gagamit tayo ng, we will do it the traditional way again. Gagamit tayo ng uding instead of oven. Well, in some areas, like yung mga pag nasa metro ka or plant, syempre, wala namang kwan doon. Yung iba, gumagamit, ay pwede kang gumamit ng oven. Pero, mas maganda kasi at na-produce yung flavor ng ating bibingka pag once na ginamit mo is yung charcoal. So guys, parang nakikita ko na yung magandang consistency ng ating butter. Perfect. This would be perfect, guys. Yeah. So, bali ito, guys, pala is yung ating coconut milk na niluto lang siya like mga 15 minutes. Ganon, para makapag-produce lang siya ng konting oil and then later on, ilalagay natin siya on top nung ating lulutuin natin na bibingka para lang hindi siya maging dry, para maging oily siya at maging malambot yung ating bibingka.
So guys, bali yung nakikita nyo ngayon, yan yung forma ng bibingka. Ayan, diba sabi ko kanina, traditional way natin gagawin. So ayan, yung hormaan is lalagyan lang natin siya ng foil. Ayan. So, ang gagamitin natin is uling. So, ayan. So, bali guys, yung niluto pala natin kanina na gata, bali yun yung ilalagay natin sa ilalim at saka sa ibabaw para hindi masunog. Ayan, I think yun yung purpose. So, parang sa kwan guys, parang sa butter, pag ginagumagamit tayo ng mga baking dish, diba usually nilalagyan natin ng butter para hindi dumikit yung ating cake sa mismong dish. Pero ito naman, so nilalagyan natin ng gata na pinakuluan para hindi rin dumikit. Is ayan, nagpo-pour na tayo ng ating butter. Ayan. Sa ating formaan. So ayan. Perfect. Tapos, tatakpan lang natin ng takip. Kantibog kangal. Tapos, lalagyan natin siya ng uling. Ayan, yan yung gagamitin natin since traditional way yung ating ginagawa. Lalagyan natin ng uling sa ibabaw. Ayan. Para maluto yung ibabaw at saka sa ilalim. So, ayan. Medyo mausok lang siya ng konti. Ayan. Mabaga. O, diba guys? Ang saya. Probinsyang probinsya, diba? So, bali yan na guys. Aantay lang natin. So, ayan. Umaapoy na siya. Nagkakaroon na siya ng baga. So, we have to wait at least 1 hour para maluto yung ating bibingka. So, ayan, iwan muna natin siya. So, guys, bali, ayan na siya. After 1 hour, titingnan na natin siya. OMG. So, tatanggalin muna natin yung nasa taas. Yung baga nasa taas. So, ayan. Ayan. So, bali, babalik na rin lang natin siya. Ayan. Ilalagay natin siya there. So, ayan. So, yan guys. Yan na yung ating finished product. Ayan. Yan na yung ating bibingka. Ayan. So, bali yan na guys. Tapos, nagkuhan ako dito. Ayan. Ayan. Ayan o. Oh, super lambot. Mainit. Ayan, so titikman natin siya. So guys, bali ito na yon. Kumuha ko ng konti. Titikman natin. Ang lambot. Tapos dumainit pa. Nagme-melt siya sa lalamunan. Kaya be careful kapag kinain mo siya. Kasi baka mamaya mabiluukan ka. Masarap. Tamang-tama lang yung tamis. Tapos, ang bango ng vanilla. Tapos nalalasaan ko yung buko meat na nilagay natin. So, ayun guys. Bali, natapos na naman tayo ng isang vlog. So, ayun. Nakapagluto na naman tayo ng bibingka. So, ayan. So, just stay tuned guys. At marami pang cooking demonstration ang gagawin dito.